Forever grateful lang din po ako kasi sobrang laki niyo pong factor or impact po sa buhay po namin ni nanay. Siguro po ano, naiyak na naman siya. Ang boring po ng siguro po ano, ang boring ng buhay namin kung wala po kayo, ganun. Saka, siguro po nandun pa rin po kami sa kalagayan na yun kung hindi po kayo dumating sa buhay namin. Thank you po sa Lord kasi pinadala po nila kayo sa amin. Yan. Kaya po, thank you. Pati po sa iba pong mga titos-titas na nagmahal po sa amin, sa mga subscribers po, sponsors. Thank you so much po. Malaki po yung naging parte nyo po sa buhay namin. At salamat po. Salamat po sa pagmamahal. Hindi po namin yun makakalimutan. Hello. Hi. Hello po. Kamusta? Hi po. Okay lang. May dalawang key. Para? Para sa inyo po. Bakit? Siyempre po. Kumusta po tayo? Okay lang. Masaysa na po. Napunta po ako ng... Oo nga. May sasabihin ka daw? Apo. O sige po ko muna. Ayusin ko yung electric pan. Okay lang, may camera? Okay. Doon ka na lang, tabi tayo. Okay, nagay ko lang to. Okay lang. Open ko lang yung electric pan. Sino ka sa mama mo? Si nanay po, tsaka po yung pamangkin ko. Ano? Opo, ando po sa lilim po. Hindi po ako nakapunta po nung nakaraang live po. Saturday live. Opo. Opo. Thank you po, Tay. Thank you po. Tanggalin mo na yun. Paano ka makikita? May sipon din po kasi ako. Opo, baka po makawa pa. Okay, may sipon daw siya. Opo. Okay. Pumapayat po ata kayo. Hindi. Gusto ko nga mag-ano. Nagbabawas ako ng mga rice, mga ano. Okay lang naman po sa biyaya po ni Lord. Ayan. Patuloy pong pinagbubuti ni Lord yung kalagayan po namin. Yan. Ganda ng background. Binili ni Nani Jack. Oh, ganda nga po eh. Laki ng ano. Oh. Kumusta yung school? Okay po. Okay pa naman po. Kailan po tayo? Sasabihin po kasi ako. Oo nga. Sabi nga ni Kuya Jason mo. Opo. May mahalaga ka daw ipinunta dito. Opo. Sige. Ano po, ayun nga po. Ayun, tatay. Huwag mo sabihin, ano po? Mag-aasawa ka. Ano po, Tatay Ram? Kailan din po kami natasadya po dito at gusto ko rin po kayo makausap, tatay, is ire-request ko na rin po sana na yung slot po, yung scholarship ko po is ibigay niyo na lang din po sa iba pong kabataan na gusto rin pong makapag-continue po ng pag-aaral with the help of ano po, TechRam Scholarship Program. Bakit? Ano po, hindi na po kasi ako po magko-continue po sa pag-aaral. Mag-work na po ako. What? Opo. Saan? Sa ano po? Sa South Korea po. Ah. Ayan. Bakit? Sorry po kung na-disappoint ko po kayo. Hindi. Okay lang din naman kasi... Kasi ang dami ding mga hindi nakatapos pero napakagaganda nung ano, diba? Pero bakit? Ayun po. Kasi po... malapit na rin po kasi ako pong umalis at mag-start na po ng work doon.
Habang nag-aaral ka pala, nag-ano ka ng, nag-a-apply ka, gano'n? Ano po, last time po, noong 2022 po, naisipan ko pong mag-aral po or mag-review po, gano'n, mag-aral po ng mga basic po na Korean language, ayan. Tapos, nung time po na nagpa-exam po yung Korea, nag-try din po ako. Eh, kasi po, ala naman din po ka akong masama, wala naman din po ka akong mawawala if ever po na mag-try po akong mag-exam. Mm. Ayun po. Ano po, nung nag-exam po ako last March 13, 2023 po. So, dumating po yung point na nakapasa po sa exam, sa mga medical, tapos ayun po, na-hire na din po kasi ako, Tatay Ram. Mm. Masaya ka naman. Ano po, masaya po na malungkot, ayan. Kasi po, Tatay Ram, ano po kasi, pinag-pray ko po kasi talaga yun, Tatay Ram. Hindi naman po kasi ako nagde-decide po or gumagawa po ng bagay na hindi ko muna kinoconsult si Lord. Mm. Pero siguro po, will na lang din po ni Lord na makapag-work po ako doon. Tapos kahit po hindi ako makapag-graduate. Ayan. Kaya po, yung feeling ko po, masaya po na makakapag-work ako, makakatulong po ako sa family, sa iba pa po, no? Nakakatulong po sa iba. Pero at the same time po, malungkot din kasi po, may iwan po akong family dito po, di ba? Yung mga ka-scholar ko, hindi rin po makapag-continue sa school. Ayun. Sorry po, Tatay Rama. Ano ba yung feeling na ano, yung isang magulang na walang magawa sa mga anak, ganun yung ano? Kaya din po, ano lang po to, farewell cake po. Open ko na po ba? O kayo na po mag-open tayo? Hindi, namaya na. Kailan mo pa to, kailan ka pa nag-apply? Actually, nung mga nakaraan taon pa po, kasi po, ano po yan eh, parang hindi po siya pag nag-apply po, automatic po mapupunta ka na doon or ma-hire ka na. Dumaan po talaga sa process. Kasi po, ala pong agency yung Korea, bali dumaan po talaga kami sa process ng government. Government to government po siya. Tapos, nag-exam po ako March 13, 2023. Tapos, na-hire po ako bago po mag-end po yung ano, yung 2023. Ayun. Tapos, nagpasa lang po ng mga requirements na kailangan po, ayun. Mga kailan kaya ano mo? Alin po? Kailan kaya list mo? Yung flight po namin March 25 po. Ah, so meron na. Ano sabi ni mama mo nung nalaman niya? Ayun nga po. Hindi rin po kasi niya po alam na ano. Kasi na po, nag-apply ka? Opo, kasi po ano. Hindi naman po kasi porque nag-apply po, automatic po na ma-hire. Kasi po sa amin po mga babae, 1% lang daw po yung chance na makapag-work sa South Korea. Ang priority po kasi nila, lalaki po. So, hindi naman, nag-try lang po ako. Hindi ko naman po talaga inaasahan na ma-hire din po ako na makakapag-work doon. Kaya, hindi ko po muna sinabi kala nanay sa family ko po. Neto lang din po nila nalaman. Kaya po, nagulat din po. Okay. Ang hirap nung ano, no? Yung pakaramdam na ang ganyan, kailangan lumayo kasi kulang. Bilang ano naman ng parang isang magulang, yun yung nararamdaman ko kay Tegram eh. Pero siguro kung sapat-sapat lang o tama yung naibibigay mo, hindi niya siguro nanaisin mo nang umalis eh. Kumbaga kasi, kulang talaga kasi. Kaya, tsaka minabuti mo na rin makatulong, no? Ayun nga po. Sa mga magulang at mga iba mong pamilya. Pero ano talaga yung parang nag-ano sa'yo? Ano talaga yung parang mas
nag-udyok sa'yo, nag-ano sa isip mo, bakit pinili mo kasi nung nag-usap, tayo noon, gusto mo muna talaga makatapos. Ano po, yun nga po kasi, nung time po na hindi po, di ba po, graduate na po ako ng 2 years, vocational course po. Nung time po na nag-school po ulit ako para po makapag, tapos po ng 4 years, akala po talaga namin, akala ko po, makikredit po yung, yung 2 years po na yun. So, hindi po pala. So, parang natagalan din po ako sa year. Parang sayang naman po kasi, yun nga po, parang sayang dalan din po kasi ang haba pa po ng aanahin ko, ng lalakbayin ko eh. Kaya ko naman na po mag-work. Parang ganun po. Para, yun naman po yung time na, ako naman po yung mag-provide po sa family ko, tapos sa iba pa po. Ilan pa sana ang isa't kalahating taon? Ay, hindi pala. Hindi makakover yung 2 years mo, no? So parang uulit ka pala ulit. So parang 3 years more pa. Ayun po. Pero ilan taon ka na ba? Third year na po. First sem. Bali, 1 year. Ilan taon ka na? Ay, 24. Nag-24 na po ako noong December po. 24. Alam na ni Tito John? Hindi po po. Okay, tapos wala ka nung nung first, second week nung Apo. Every first week of the month kasi meron nung silang para doon po ibigay yung kanilang, yung ating simpleng pagmamahal po sa kanila. Hindi ka ba natatakot? Alayo ka kay mama mo? Siyempre po, nandun po yung takot, pero... Yun nga po, iniisip ko na lang po, kasama ko naman po si Lord, ma-overcome ko naman po siguro lahat po ng hirap po tsaka struggles po as an OFW po, no? Ayun po, tatataga na lang din po talaga yung loob. Pasensya na po ulit. Hindi, wala. Sabi ko din po eh, kung nag-try lang din po ako, kung kumbaga po, nauna lang din po kasi yung pag-hair din po sa akin. Ano pala yung magiging trabaho doon? Sa food processing po kami. Food company po kami napunta. Okay, tapos may dalaw siyang katekran. Buksan ko. Sige po. Kala ko may birthday kayong pupuntahan. Wala po, tay. Panamoy ko parang mocha yung amoy. Mukha nga. Opo, dito. Thank you, Tatay Ram, Manalasas family, sponsors, and subscriber. Love, MC. Parang madudulog ang puso. Kuha ko ng Kain tayo, papasukin ko sila. Para hindi naman maingay. Kainin natin tong yung cake. Nakuha ko na ako na. Sila na nanay din pinapasok ko para Kailan mo sinabi kay nanay, alis ka? Ang totoo po kasi niyan, yung kausap ko po dyan, yung pinsan ko po, na galing din po ng Korea, si Ate Irene. Pero dito na po siya sa Philippines po. Yun lang po yung, kasi po nagtatanong po ako sa kanya about process, ganyan. Kaya siya lang po yung kumbaga nakakalam po ng process po ng pupunta doon. Natuwa po si Ate Irene, tapos na sabi niya nga po na nabanggit niya rin po kala nanay, ayan na nag-a-apply nga po ako. May siya, placement fee nga lang? Place, wala po. Ano po siya, government to government po. Wala pong agency po sa Korea. Pwede malaman magkano sahod? Basic salary po, yun sa pinirmahan ko pong contract. So may kontrata na. Talaga hindi na pwedeng cancel. Hindi na po. Sa pinirmahan ko po contract, 86 po. Alak naman pala. Pero andun din po yung mga expenses po like sa bahay, ganyan, bills. Hindi pa libre lahat? Hindi po. Ano sabi ng mga co-scholar mo? Hindi pa po nila alam.
Masarap naman ito. Para namang... Buka. Kuya, ano? Parang lang, parang ano, lasangin ko na lang yung ano, sarili ko dito sa cake na to. Pasensya na po. May mga ano ka na, may mga maleta ka na. Bibili pa lang po. Magbawon ka ng ano? Magbawon ka na yung pinipiritong chicharon? O kaya tuyo? Ay, si Tito Francis may dala siyang tinapa. Pinagtunga. Ay, kaya lang sa ano pa, no? 23 pa kasi. Ingatan mo sarili mo doon. Opo. Ano ba yung nasa ibang bansa? Ang hirap po, ano, kategram. Kumara sa mga anak niyo din. Parang ganun yung mararamdaman niyo eh, yung gusto mong si tatang. Mag-a-abroad na siya, tang. Mag-a-abroad. Hindi niya na makuha ang matapos. Ilan taon pa ba pagtatapos mo? Isang taon pa't mahigit. Kaya palagay yung pagdating na lang. Tang fake. Saan ba sa? Korea tang. Korea? Ingat tang. Mag-ano si tatang sa simbahan. Pagka paalis ka na niyan, parang ayaw mong umalis. Parang nandun ka na sasakay na sa airplane. Parang, so, lalakad ba ako? Parang ganun yun eh. Yun po pala, mahirap po pala magpaalam. Ang pinakamasarap po yung sumalubong, pero yung umalis po, hindi masarap. Hindi ma-ano. Ano to si Merry Chris eh? Palaban to eh. Palaban sa pamilya, sa pangarap. Pero konti na lang sana. Sa bagay, 3 years eh. No? Sana kung na ano na credit nga yung 2 years mo, opo, sana. Tapos na rin po sana. So, more, 2 taon na lang sana, no? Parang nang hinayang lang din po ako sa years po. Kaya po, habang po nag-aaral, parang naisipan ko rin po na mag-invest na rin po na parang, at least po, parang may inaasahan ka po na progress, ganyan. Ayun nga po, niloob naman po ni Lord. Pero syempre po, yung ganyan po kasi, hindi po kasi pwede po sabay na mag-work ka po sa malay, tapos nag-aaral ka. Ayun, kung kailangan mo po talagang mamili minsan. Ano lang. Pag-iingat ka doon. Alang araw na lang, 13 days, iiwan mo na kami. Si mama mo. Ilang years pala yung kontrata mo? Ano po, 3 years, tapos may extension pong 1 year and 10 months. Bali, less than 5 years po. Okay, kung i-extend mo siya, yung kontrata mo, di ba? Pero yung ano mo, 3 years. Sa contract po. Pa kasi yung nasa ibang bansa, no? Pag mag-isa ka lang, pagka nagkasakit ka, walang mag-ano, walang mag-alaga sa'yo, walang babantay sa'yo. Anong sabi niyo, Nay? Nung nagpaalam po sa inyo, ano po sabi niyo? Ano daw po ang sabi niyo po sa akin na nagpaalam po ako sa inyo? Na... Ano pong naramdaman niyo? Sabi ko lang po sa kanya, magpakatatag siya doon sa pupuntahan. Talaga po, hindi ko matigil yung pagluha.
natutuwa po ako na nagagalak dahil po natupad na po yung... Hindi ko naman po alam dati. Ina na po niya ako, sinurprise niya. Mm-hmm. Ako lang po na alam, ngayon na pong harapit lang umalis. Yeah. Kaya po pala noon, lakad ng lakad. Kasama po yung pamangkin. Akala ko naman, yung po yung sinasamahan niya, ako maalak pa po nag-aaral siya. Mm-hmm. Kaya akala ko po naman, isang sinasamahan na po pala yung naglalakad dati. Sabi nga po sa kanya, eh magtatatag din po noon. At ako naman ka ako, nasikapin ko na maging maayos yung pakiramdam ko po dahil na ngayon na po siya talaga malalayo ng ganong katagal. Sobrang saya po at lungkot yung nadarama ko po ngayon. Kaya nga po, ngayon po siya nagkaroon ng pagkataon na makapunta rito sa inyo, makapagsabi, na makapagpasalamat po. Una-una po sa Lord, kaya nga po sa inyo, sa lahat po ng mga ginamit na Panginoon na naging parte ng buhay namin. Yun nga po yung kaya Treya, kay Kuya Vince po, lalo na po. Kabalang pasasalamat po sa Panginoon sa inyo po. Dahil malaki pong parte ng buhay namin, ng bahay namin, si Kuya Vince. Mm. Kaya Kuya Vince, maraming thank you. Grabe din talaga yung tao na yun. Wala na kayong katabi niyan, Nay. Wala na po kayong katabing matulog. Wala na daw po kayong katabing matulog. Na? Wala na daw po kayong katabi niyan, matulog. Opo. Kaya nga po. Sasabihin ng mga ano niya eh. Si Perry, sabi mo, gusto mo muna matapos. Bakit hindi ka makapaghintay? Mm-hmm. Anong sagot mo doon? Although mahirap pong i-give up, syempre po yung pag-aaral, yung dream mo rin po na makapagtapos. Kasi po iba po talaga pag nakapagtapos po talaga ng pag-aaral. Yun po talaga yung degree nyo po yung hindi talaga mawawala sa inyo kahit po tumanda kayo. Pero yun nga po, mahirap po siyang i-give up since yun naman po talaga yung dream ko rin. Pero may opportunity po kasi. Ginrab ko na lang din po yung opportunity. Kasi nga po, ayun po, 24 naman na po ako. Kasi kung hintay niya, inaano ko lang ka-Tegram. Sa akin okay lang eh. Kasi siyempre, buhay mo yan. Kumbaga, ano ba lang naman kami sa part ng buhay mo. Ang ano kasi, kumbaga nandun yung pagkakataon. Kung gusto mo naman, pagkatapos medyo nakaipon ka na, okay na. Pwede mo naman magpagpatuloy. Ganun naman. Ayun nga po. Ano. At di naman doon natatapos yung buhay. Doon pa lang, kumbaga, dyan pa nga lang basta. Sisimula. Sa edad mo, dyan pa lang magsisimula yung ano mo. Yan. Ang dami ko natutunan sa'yo actually. Madami natutunan yung mga nakapanood sa'yo. Especially yung pagmamano kay God, kay mama mo, sa pamilya mo. Pero sabi ko nga, mahaba pa yung laban ng buhay mo. Pero yung pagmamahal mo sa ating Diyos, sa pamilya mo, huwag lang magbabago yan. Maniwala ka. Higit pa sa pinapangarap mo, ibibigay niya. Kung sino yung minahal at rinirespeto yung magulang, grabe yung blessing. Hindi man sa material na ano, o karangyaan. Nakaka-bless lang kasi naging party ka ng buhay namin, ng channel, ng mga kabataan, at ng mga tito, tita, sa mga nagmahal sa channel natin. Thank you. Thank you din po. Pero alam ko magtatagumpay ka. Kasi nandiyan sigat sa buhay mo. At nabubuhay ka nandiyan sigat sa buhay mo. Ngayon yung mahal ka. Okay? Thank you rin po, Tatay Ram. Tsaka po sa... forever grateful lang din po ako kasi sobrang laki niyo pong factor or impact po sa buhay po namin ni Nanay.
siguro po ano. Naiyak na naman siya. Ang boring po ng... siguro po ano, ang boring ng buhay namin kung wala po kayo, ganun. Tsaka, siguro po nandun pa rin po kami sa kalagayan na yun kung hindi po kayo dumating sa buhay namin. Thank you po sa Lord kasi pinadala po nila kayo sa amin. Yan. Kaya po, thank you. Pati po sa iba pong mga titos-titas na nagmahal po sa amin, sa mga subscribers po, sponsors. Thank you so much po. Malaki po yung naging parte nyo po sa buhay namin. At salamat po. Salamat po sa pagmamahal. Hindi po namin yun makakalimutan. Balitaan mo kami, ha? Opo. Ako pa rin naman po yung Mary na, yung MC na nakilala nyo. Nakita mo yung ano po. Kinilibutan ako, hindi ko alam. Siyempre, alis ka na. Alam mo nun, trademark mo yung pagkanta. At gusto kong mapanood mo to pagka nandun ka na sa abroad. Ano yung gusto mong kantayin para sa lahat? Ayan. Ano po? Christian song po siya, Tagalog. Ano po, salamat Panginoon. Ikaw ay mabuti sa bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Di na pabawi o may kukukli. Maging sa dilim ng gabi, sandigang matibay ang iyong pangako. Lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon. Patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kapikuan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. O Panginoon, sa katugunan sa aking nalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at sa pagtutuwid mo sa akin sa O Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang mabuti. At pasasalamat Ate Mary, aral ng buhay para sa mga bata. Ayun po. Sa mga katulad ko po, mga kabataan, ano, huwag po kayong susuko sa anumang pong pagsubok, hamon ng buhay, sa mga challenges and struggles po na nararanasan nyo ngayon kasi hindi naman po yan permanent eh. Lalo na po kung ina-acknowledge nyo si Lord bilang Panginoon at Tagapaglitas at tumatawag po kayo sa Kanya every time po na nakakaranas po kayo ng mga ganyan. Kasi po ang buhay po, imposible po kapag po walang struggles, Atay Rami. Kaya po, sa mga katulad kong kabataan, huwag kayong susuko, huwag kayong titigil na mangarap pa at ipag-pray kay Lord lahat po ng mga gagawin yung decisions, lahat ng plano nyo sa buhay. Kasi po, pag po hindi natin kinonsult si Lord, parang ang hirap po eh. Parang
kung sa sarili po nating kakayahan, sa sarili po nating karunungan, hindi po natin magagawang makaabot dito. Tama. Kung hindi po sa biyaya po ni Lord. Kaya huwag po nating kakalimutan si Lord at yun nga po, palaging maging mapagpakumbaba lang. Kasi po, kahit nasa yun naman na yung lahat, kung mataas ka po, wala rin eh. Mm-hmm. Ayun po. Okay, palakpakang mga natin. Okay, Mary, ikaw na. Okay. Kay Lord po lahat ng papuri. Yes.